Samantala, gustong ipa-impeach ng ilang disqualified party list group si COMELEC Chairman Sixto Brillantes. Inilatag naman ang ilang naiproklama ng party list groups ang kanilang mga prioridad pag-upo sa Kongreso. Magpapandila si Ryan Chua. Nanguna ang buhay sa nagdaang party list elections. Nakuha nito ang 3 seat sa Kamara. Prioridad umano ng grupo na isulong ang pagbasura sa reproductive health law. Hindi alam ng tao ang negative impact nitong batas nito. Kaya kung may paraan, we will move for the amendments. Nakakuha naman ang 2 seat sa Kongreso ang 13 party list. Ilan sa mga ito ay Bayan Muna, One Care na para sa mga electric consumer, Akbayan, Abono na para sa mga magsasaka, Ako Bicol na kumakatawan sa mga Bicolano, OFW Family na para sa overseas Filipino workers, Gabriela, Co-op Natco ang kinatawan ng mga credit cooperative, Agap na para rin sa sektor ng agrikultura, Sibak, Magdalo na para sa mga sundalo, at Anwaray, grupong mula sa Samar, Leyte at Biliran na para sa mahihirap. Tigi-isang upuan naman ang mapupunta sa 24 na iba pang grupo. Hindi na isinama ng National Board of Canvassers sa bilangan ang mga boto para sa 12 disqualified party list groups, kabilang yung mga tumakbo sa Korte Suprema at kahit pa nga yung ilang nakakuha ng sapat na boto para manalo. Umaangal ang mga na-disqualified na grupo, kabilang ang Senior Citizens Party List. Kami ay kailangan sa Kongreso. Walang ibang magre-represent sa senior citizen na meron ng almost 8 million sa buong Pilipinas. Tingin naman ang ANAD Party List, dapat ma-impeach si Brillantes. Shotgun approach itong ginagawa nila eh. Basta pangit ka sa tingin ni Brillantes, alisin ka. So I think he has to go. Sino ako lang impeach nila? Hindi naman ako dumidesisyon mag-isa eh. Collegial body. Kung hindi impeach nila kami lahat, okay din. Bibilangin lang daw ng COMELEC ang boto ng mga disqualified party list kapag iniutos ng Korte Suprema. Para sa Bandila, Brian Chua.